Nasungkit ng isang kumpanya sa South Korea ang kontrata bilang system provider para sa automated election sa susunod na taon. Sa halagang mas mababa sa inilaang budget ng Commission on Elections, si Luis Erispe sa detalye. Matapos ang mabusising beripikasyon ng mga dokumento at testing ng mga makina, nakuha na ng South Korean company na Miru Systems Company Limited ang kontrata para maging system provider ng bansa sa 2025 automated elections. Kasama ng Miru sa kontrata ang Integrated Computer System, St. Timothy Construction Corporation at Centerpoint Solutions Technologies Incorporated. Sabi ng Commission on Elections, buong unbank ang bumoto na ibigay sa Miru ang kontrata. Nakita kasi nila na nasunod ang hinahanap nilang kwalifikasyon para sa system at election paraphernalia. Nagulat kami talaga sapagkat hindi namin ine-expect na yung lahat ng ni-require namin o ni-request namin sa amin pong wish list sa terms of reference na nilabas namin nung nakaraang taon pa ay eksakto po nakuha nitong Miru base sa kung ano yung wish list po namin. Ibig sabihin, hindi po ang komisyon na nag-adjust doon sa kung ano yung makina nila kung hindi na-customize po nila kung ano yung gustong mangyari at makita ng Commission on Elections. Ang kontrata ng Miru, nagkakahalaga ng 17,988,878,226 pesos. Mas mababa ito sa budget ng COMELEC na 18.8 billion pesos. Ang mga uupahan naman ng COMELEC na gamit, 110,000 na automated counting machines, higit 100,000 ballot boxes, 220 na laptop at printers, at kasama na rin ang pag-imprinta ng higit 73 million na mga balota. Nagpaliwanag naman ng COMELEC bakit lease o upa lang at hindi binili ang mga makina. Sabi ng komisyon, kapag po nagbumili tayo, i-warehouse po natin yan, napakamahal ng warehousing. Number 2, i-maintain po yan. At the same time, mahirap po i-upgrade. Kapag po kasi technology na ganyan, pag ina-upgrade mo, para ka na rin bumili. Hindi naman agad-agad na ibibigay ang kontrata sa Miru. Aabutin pa niya ng isang buwan bago mabuo ito dahil may mga kailangan pang masigurong nakalagay sa kontrata tulad ng sensitivity ng mga makina sa pagbasa ng mga marka, ng boto at pagtitiyak na COMELEC pa rin ang magkokontrol sa pag-imprinta ng balota. Masasabi naman anyang on time pa rin ang COMELEC para sa preparasyon dahil nakita nilang kapag naibigay na ang kontrata, sa Setyembre, matatapos naman ang produksyon ng mga makina sa Korea. Kung sakali po yan ay abuti ng March, isipin niyo po April, May, June, July, August, September po matatapos hopefully ang 110,000 machines na gagamitin natin. And take note, pagkatapos po na may international certification ng mga isang buwan at pagkatapos po nung kinakailangang magkaroon po tayo ng massive info drive sa ating mga kababayan upang matutunan nila kung paano po gamitin ang mga machines. Tiniyak naman ng COMELEC, kahit naaprubahan ng ibigay sa Miru ang kontrata, matitiyak pa rin nila ang transparency sa buong proseso hanggang sa mismong eleksyon sa susunod na taon. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.